bali update ko kayo dito sa ano. Trabaho namin, ha, nakapagbuhos na kami ng ano, beam. Ayun na, bali na ano, na baklas natin yung mga ano, forma yung binuhusan kahapon. Nakapag-layout na dito mga kapatid pala ng ano, palitada. Pa-layout na ako ng palitada. Ayun. Bali yung pag-layout pala mga kapatid ng palitada, dito mo siya kukunin sa ano, sa harapan. Patakan mo tong buong harap, dulo-dulo bago ispalahin mo siya dito sa wall na to. Hanggang doon sa ano, hanggang sa apat na sulok, ispalahin mo siya. Dito kasi yung ano, pinaka pinto, kailangan naka-squala siya para pagka nag-tiles, eskwalado yung tiles lahat ng ano, lahat ng wall. Pagka hindi kasi eskwalado mga kapatid, pagka naglagay ka ng tiles, lalo na may mga sirong maliit, makikita mo, doon mo na makikita na wala sa eskwala yung bahay o kaya building. Pagka hindi eskwalado yung palitada, doon mo siya makikita sa maliliit na siro. Ayun. Bali, dumating na rin yung ano kapatid, ah, mga pinto. Bali, limang pinto yung dumating kanina. Para dito sa ano yan, tatlo dito sa harapan. Dalawa doon sa loob na yun. Bali, dito sa hallway, nagpakapag ano na rin, nakapag layout na rin ng ano, palitada. Para bukas, tuloy-tuloy na yung ano, palitada ng mga mason. Yan nga, nabanggit ko, pagka maganda yung panahon, halos isang linggo lang matatapos itong ano, may iwan man, may mga kantuan ng ano, puste. Ayun. Yun, bali, pinapinturahan ko na rin pala mga kapatid yung ano, pinaka-rapter. Ito yung dating binaklas mga kapatid. Ito daw po yung ano, gagamitin ulit. Yan, bali, ito po mga kapatid, mapapansin nyo, naka-cut yung tubular gawa na ano. Dito yung po yung ano, yung gutter, bali 15 cm yung ano, lalim ng gutter, 20 naman yung lapad. Ayan. Ayan, bali, itong area na to, hindi pa na ano, hindi pa na baklas, kabubuhos lang kanina. Hindi kasi natatapos kahapon mga kapatid yung buhos gawa na umulan na, tanghali pa lang, umulan na, kaya hindi na natapos. Ayan, bali, nakapag-layout na rin dito sa isang ano, kwarto. May mga abang na rin ng mga ano, linya ng ano, electrical, dito yung area na to, ah. Dito yung pinaka panel board. Ditong area na to, dito naman yung ano, pinaka pull box niya. Angat dito yung ano, dito yung lahat ng mga switches ng ano, ilaw nito hanggang sa mga ano, ilaw sa bakod. Dito lahat ang pinaka ano niya, switches niya. Ayun, bali yung bintana pala dito mga kapatid, nagbago na rin yung ano, design nito. Hindi na siya pantay lang. Magkakaroon siya ng sukalo dito na ano, 2.5 cm yung taas, bali 5 cm yung ano, lapad. Para pagka magkaroon man daw ng diferensya yung sealant dito sa pinakahamba, wala pa rin papasok na tubig sa loob. Iniingatan nila na yung mabasa yung mga outlet sa ano, loob. Pagka malakas kasing ulan mga kapatid, lalo na pagka bagyo, pagka may butas yung sealant dun sa may hamba ng ano, aluminum, papasok pa rin yung tubig sa loob. Kaya pinalagyan nila dito ng ano, pinaka sukalo niya. Yeah.
bali tapos na rin yung ano dito. Septic tank. Bali tatlong partition sa mga kapatid. Yung septic tank. Dito kasi yung mga kapatid yung pinakadumi niya and digestive niya. Dito yung leaching. Pagka wala kasing partition mga kapatid, pagka may wala siyang partition, diretso lang yung ano, isang buo lang. Magkakaroon ng ano, duming lalabas dun sa pinaka outlet niya papunta dun sa drainage. Bawal po kasi mga kapatid na mayroong dumi na nasama dun sa ano, pinaka outlet niya papuntang drainage. Pag nag-inspect yung city hall o kaya munisipyo, magkakaroon ka ng ano, violation pagka may kasamang ano, dumi na lalabas dun sa pinaka ano niya, drainage. Ayung ginagawa, tatlong partition siya. Yun. Bali pagpasok dito ng dumi, paglipat niya dito sa pangalawa, may kasama pa siya ng kaunting dumi. Paglipat dito mga kapatid sa pangatlo, halos tubig na lang siya lahat. Wala na siya kasamang dumi. Tsaka paglagay pala mga kapatid ng tubo, pagpasok dun sa may inlet niya, dito sa pangalawa, kailangan nakababa siya ng ano, 5 cm dun sa ano, inlet. Pagka punta dito sa pangatlong butas, nakababa siya ulit ng ano, 5 cm. Ganun din doon sa pinaka-outlet niya. Baba din ulit ng 5 cm para walang ano, hindi siya magbaba backflow pagka naka ano siya lahat, nakababa. Ayun. Ang tendency kasi noon pagka pantay lang, magkakaroon ng backflow doon sa ano, pinaka inlet niya. Magkakaroon ng ano, depression doon sa tubo pagka hindi siya naka drop yung mga tubo. Ayun, pagka hindi umulan mga kapatid, ano, maganda-gandang ano, takbo ng trabaho pagka hindi umulan. Bali pang malawang linggo namin ngayon. Ayun. Bukas pagka magandang panahon na makapag ano na, makabit ko na yung mga pinto para sabay na dito sa ano, palitada ng mga CR at saka dun sa pinaka pinto dun sa isa. Ayun. Halos tuwing hapon na naulan dito mga kapatid, kaya kailangan na mahabol ito, mabubungan, umulan man na tuloy-tuloy ang ano, trabaho ng tao sa baba. Ayun. Bali bukas pagka may libreng tao, papahukay ko na rin dito ng ano, sintada dito. Bali na patag na rin dito. Halos kunti na lang yung kulang na lupa dito. Ayun. Yung mga siya na lang, yung medyo marami pa. Hindi pa siya pwede backfill gawa na ano. Mag-aabang pa ng mga tubo diyan para doon sa ano, CR. Pagka tinambakan mo siya mga kapatid, pagka nag-abang ka ng mga tubo, maghukay ka pa. Maganda yung nakababa na siya para maluwan ng ano, galaw. Ayun na, bali ano, umuulan na naman. Kanina alas 3, umuulan na, kaya maaga tumigil yung ano, tao. Ayun na, bago ko tapusin ang aking video mga kapatid, shoutout muna tayo. Shoutout sa bayaw ko kay Mike Magnayon, sa lahat ng mga kamag-anak ko sa Quezon at saka sa Bacolod, sa mga kapatid ko, ingat kayo lagi mga ano, mahirap ang ano ngayon, magkasakit, kaya laging ingat tayo.